Alice Sikat of PIA. Yes, good morning, sir. Last time pong nag-guest kayo sa amin, nabanggit niyo po yung regarding sa you wanted to apply for ISO certification. And also po yung nabanggit niyo rin po na yun nga, you're recruiting for police, new policemen. So, ano po yung mga requirements ulit para sa kaalaman ng karamihan? Thank you. Well, status po ng ISO certification natin. Just last week, yung pong isang opisina, yung Directorate for Intelligence, nag-start na po sila ng process, the formal process of ISO certification. Dumating na rin po yung mga banyagang kinatawan ng ISO at tinitingnan na rin po nila ang mga procedures. Actually, it's the management procedures na tinitingnan ng ISO doon po sa ating Directorate for Intelligence. Ang inyong Public Information Office, one of these days, darating na rin po yung mga kinatawan from abroad, actually from Japan. Sila po ang pupunta sa ating office at titignan na rin kung ano ang ating management process, kung tayo ba ay eligible maging ISO certified. Other offices, sila rin po ay nag-a-apply. Of course, unti-unti po until lahat po ng opisina ng Philippine National Police or buong Philippine National Police will be ISO certified, meaning world-class po ang management ng ating PNP. And dahil nga po nabanggit natin na kailangan po natin ng additional personnel, of course, unang-una po dapat ang ating mga marirecruit. Kung po pwede lang ay the best and the brightest and most committed Filipino citizens ng ating marirecruit into the Philippine National Police. Of course, yun naman po ay i-quantify natin unang-una sa pagpasa ng NAPOLCOM examinations. Kailangan po yan. Number one po yan. Yung pong hindi po mapasa sa NAPOLCOM examinations need not apply. Okay? Pangalawa po, dapat yung kanilang background, yung pong kanilang scholastic records, yung kanilang transcripts, dapat po ay hindi naman po pula. Dapat po ay medyo nandun sa taas. Dahil po, mabibigyan po natin yan ng premium pagdating ng recruitment process. Dapat po sila ay hindi tatanda sa 30 years old at hindi naman po babata sa 21 years old. Sila po ay dapat walang criminal records. Dapat po sila ay healthy. Ika nga, at wala pong sakit. Never been married. At marami pa po na mga pangangailangan. Pero yun po ang mga pinaka-basic. Dapat po maipasa muna ang NAPOLCOM examinations.